Hindi mo ako kilala, ako'y iyong kilalanin. Mabait ako sa'yo, bumabait ka sa'kin. Support ako sa'yo kahit di ka suporta sa'kin. Kaibigan mo ako kung kaibigan turing sa'kin. Di mahirap kilalanin dahil di ako mayabang. Pero ako hindi marami sa respeto lang mayabang. Yo, what's up mga katoka? So yun nga, no, nagbabalik tayo dito sa kampo at katapos lang natin puntahan yung pinuntahan natin. And yun, bago tayo diretso ang umuwi ay magbablog tayo para sa next vlog natin ay meron na kayong aabangan, no. So ito, ang bungad, ipagpasok mo dito sa garahe. Meron dito magpares, ayan. Yan sila. Meron silang dalawang inakay. So di ko alam kung para saan yung dalawang inakay na yan. Basta mga nakakaalam yan si Utol. So wala pa nga silang binibreed, pero this coming December I think magsisimula na sila magbreed para sa isasali sa One Love Race 2022, no? So abangan nyo yan dahil sa ibang palaro na isasali yung ibang kalapate. Then yung mga magandang nilipad ng ibang kalapate ay ibabalikan ng kampo. So yun, nandito nga tayo ulit sa likod bahay ko na sanang Capistrano Lock, at meron lang akong gustong i-share sa inyo na kalapate na talagang na-amaze ako, kasi mukha siyang talagang pato. Kung narinig yun, may narinig yun naman yung last vlog, di ba? Na-point ko yata yung kalapate na mukhang pato dahil sa pangangatawan niya, no. So ngayong araw ay kukuhain natin siya at titingnan natin kung bakit ganun yung katawan niya. So yun nga mga toka, hawak na natin yung kalapate mukhang pato, ayan. Grabe kasi yung ano niya, yung sa dibdib niya. So ito isang lauriata tawag dito, di ba? Isang pansipidyo na kalapate. Ayan, napakagandang kulay. Black na may puti sa pakpak. Ayan. Baga white flight siya, no? So hindi ito pang karera sa pagkakalam ko. Ano lang ito, yung iba ginagamit lang ito dropper kapag yung sa mga race sa club. Ito yung ginagawa nila mga dropper para bumaba agad yung mga kalapate nila sa pagkakatuntok sa ere, no. Pero ito mukhang ano, mukhang kalapating pato. Yan mo. Diba? Grabe guys. Na-amaze ako sa mga ganito mga kalapate. So kung maalala nyo si Bruno, ito yung mga, parang ito yung mga lahi ni Bruno, eh. Yung si Bruno nga pala ay, ano yun, na hawk attack at hindi na nakabalik. Nadali siya ng hawk. Talagang, ano siya, hindi siya pinakawalan. Kaya, nakakalungkot man, pero wala tayong magagawa. Pero ito, meron ng kampo, napakagandang kalapate yan. So siguro kapag nakapagkarera ulit si Utol sa mga ano, sa club race, ay gagawin niya itong dropper, no? Ayan, malaking tulong ng mga dropper, kumbaga. Kumbaga ito yung mga ano, yung mag-aaya sa mga ibon kapag ayaw pa nilang bumaba. Ito yung mga mag-aaya, tara baba na, tara na, ganun yun. So yun nga guys, no? Napakagandang kalapate. Maamo rin yan. Maamo yung mga ganyan. Basta mapaamo mo na sila. Then yan. Meron na akong papakita sa inyo. Isa sa mga malulupit kong bata. Andito siya. Si Golden. Ayan o. Ayan yung pinamalupit kong bata. Nilalabang ko sa loob. So yan. Ang laki ng kamay ko. Ang camera kasi baligtad, eh. Wala si Golden, ayan ang ano. Ayun. Ayan si Golden, ayan yung pinanglalabang ko yung Utol lagi. Nung dalawa pang kulungan namin dito. Talagang ano yan, maasahan mo sa pabilisan ng pasok, no, sa trapdoor. Pero hindi ko lang sure about sa malayuan kasi di pa na ano yan, eh. Ang pinakamalayo nilipad lang yata yan, 32 miles. Wala pang training. Pero nakauwi siya the next day, hindi siya nakauwi. Ano, nung araw na yun, kasi nga, nung araw na yun, binitawan sila ng alas 3 ng hapon, tapos sobrang init pa, tapos tawid dagat pa, kaya di sila nakauwi na, no. Pero malupit yan. Yan. Meron siya ngayong itlog, yun sila pares niyan. So, yung iba dito ay, pag dito, may mga bagong salta nga, gaya ng sabi ko sa next vlog, ngayon ang halos mga kalapate. Mga top color, mga grizzle, no? Grabe, gaganda. So si ano pala, no? Si White Tiger nandito na rin, ayun, no? Si White Tiger nagbalik nga sa kampo, gawa ng ililipat nga ni Utol sa ano, sa old bird,
na magaganap dito sa club. So wait, lipat ko na itong camera. So yun nga mga atoka, no? Ayun si Golden, nakipag-away sa bagong salto. Ang tigas mo naman abo. Ayun o, ang tapang ng abo. Woo! Ito yata, bagong salta, ayan. Bagong salta yan. Kasi nakita ko yan nung tinawagan ko si Utol, eh, bago sila dumating dito. Tsaka yun yung kapatid niya yata, ayan. Ayan, mga bagong salta. So, malaman natin, baka yan yung mauwi natin. Like what I said, sa last video ko, is either breeder or pampalipad. So, ayan sila guys, oh. Grabe. So, ito nga yung mundo nila. Makikita nyo, marumi. Pero wala kang makikita may sakit dyan. Talagang mga matitigas yan. Sinanay na namin yan, eh. Sabi namin, kung di kayo sanay, hindi kayo para sa mundong to. Kaya yan, yung mga bagong salta, masasanay na yan. Kanya ko yung itlog to. May similya kaya. Tignan natin. May similya. Kita ba? Meron niya ata. Ah, meron niya. May ugat. Basta yun yun. Baka malamig ang pa, eh. So medyo malamig nga dito. Ayun yung mga kalapate. Ayun yung abo. Yung bagong saltang abo na naglulugon. See? Ito naman yung bagong saltang off color. Yan. Astig. So yun nga guys, no. Na-amaze lang talaga ako dun sa kalapate. Mukhang pato. Mukhang pabo. Dahil sa ano. Sa pag dito. Dahil sa pangangatawan niya, kaya nakakagulat lang, no. Ayan. May iwan na natin sila dahil nga uwi na talaga ako. So, abang-abang na lang kayo kung ano pa yung magiging topic nating next vlog after neto. So, sa mga patuloy na nanonood, maraming salamat dahil nandiyan pa rin kayo. So, yun nga, no. Ito na yung mga kulungan ng mga breeder. So magkatabi. And simple lang. Kumbaga mabilis ang ginawa lang yun. Para mag-iba na yun. Yan. Kasi nga konti na nga yung kalapati ng kampo. Di katulad dati, makikita nyo. Lumagpas yata ng 100 halos sa breeder. Tapos kasama na yung mga flyers, no. Pero gawa ng... Kapag sumasali ka na nga sa ano, one low price, mga ganyan. Tapos may mga napapatunayan yung mga ibon mo. Kailangan magpo-focus ka na sa mga linyada nun. Diba? So, ayan yan. No? Campo Capistrano. Capistrano Bloodline yung iba. Then, yan. Credit din sa... Tag dito. Sa mga malulupit ng Pilipino na nagtala ng karangalan na sa One Love Race. Mga tropa yan. Mga idol yan. Kasi may mga ano, eh. May mga kasama kami sa group. May group pa, eh. May group yung mga Pilipino dito, eh. Na dun yan. Nagpupuling. Katuwaan lang. Yun sila. Yan ang itsura nila. So yun, napakagandang liwanag mula sa kalangitan. Then, yun, saludo sa lahat ng Pilipino nag-uwi ng karangalan yung mga ibon nila, no. Solid yun. Support ang tunay sa inyong lahat, no. At asahan nyo ang suporta ng Capistrano sa inyo. Yan sila. So, yan yung mundo nila. Ulitin ko sa inyo. Namumuhay sila sa maraming mundo. Pero matitigas ang mga tayuan nito. Dahil kumakain sila ng munggo. Hindi, joke lang. Basta yun, nakakamiss magabang dito. Sa mga dating supporta, taga-supporta natin, alam nyo yan. May mga puno line kami dati, di ba? Mga diretso puno pag galing karera. Pero may mga diretso naman, no? So, yun nga, no? Si... Pag dito. Wait, lipat ko lang ito. Yun nga, no? Yung bata natin na nabili natin sa auction bird, si... Pag dito. Si... Pag dito. Pangalan nun, nakalimutan ko, ano yun, eh. Ay, may pagka dark checkered. Try ko alalahanin. Si Puyo. Yun, si Puyo. Ayun, malaki expectation ko dun, kaso nga lang, di siya nakasurvive nung last race. I mean, di siya nakasurvive nung, uli yan, yung last race niya sa club, no. Di na siya nakauwi. Pero bilib ako dun kasi, nung nawala siya, din nakabalik siya dito sa kampo, ay nung unang araw na nakawala siya dito sa kampo, yung pinakawalan namin sila, then sumibat yon. Pero nung bago magdilim, bumalik. Kaya nagulat kami kasi wala pang training yon. Then nung nagtra-training na, nawala rin siya noon. Then humabol siya sa training. Like, may training yung kampo noon. Pero
di pa siya nakaalipad ng ganung kalayo, pero nagulat kami. Siya yata yung unang umuwi nun. Kaya bilib ako sa kalapati, hindi naman kami nag-breed nun. Pero napunta nga sa kampo, no. Pero yun nga, hindi na nakabalik din sa kampo, kaya masakit pa rin sa akin. Kasi minahal ko yung ibon na yun. Pero yun, maraming nawala. Marami din naman nagbigay ng karangalan sa kampo. So yun, hindi na tayo magtatagal dito sa kampo Kapistrano. Dahil meron pa tayong trabaho. So yun, maraming salamat sa bawat pagsuporta nyo sa kampo Kapistrano, sa ating channel na JCF TV. Na dati nga katoka-toka, pero nabago na nga natin yun. Kasi nga, noong mga panahon hindi pa tayo nakakapag-vlog. Then gusto ko mag-update about sa atin. Pero yun nga, wala tayong magagawa. Pero ngayon, ito, masahan nyo ang pagbabalik. At maraming salamat. Hanggang sa muli, makita-kita tayo. It's your boy, Katoka, Katoka, Katoka. Peace out. Hanggang sa muli. Bye-bye.